Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And usap lang tayo ha. Kung ano po ang maisasabi ko lang dito sa aking vlogs is thoughts ko lang, experience ko lang. Hindi po, disclaimer lang po ha, hindi po ako andito sa harapan nyo para makapag, kumbaga, as a negative person. Question ko po, as ako na andito sa Middle East or Kuwait is may kakilala ako na papunta dito na masasabi ko bakit siya pumunta sa Middle East? Bakit pa siya bumalik na Middle East? Okay? So, hindi ko po ko lang dito sa inyo ang thoughts ko, experience, na pag-usapan. So, sa loob dito ng aking vlog is pag-uusapan po natin ano ba talaga ang pwede at ang katotohanan. Hindi po ako nag-disagreement or hindi po ako na magiging negative people sa harapan ninyo. Mag-uusap lang po tayo. Okay? Sa aking thoughts, andyan po yung comment section. Sa sitwasyon po kasi pag may kakilala ako or friends ko na talagang pupunta ng Middle East, habang nag-vlog tayo is nagpa-plancha po ako. Kasi hindi na maka-insert pala yung vlogging. Wala nang oras. Kasi nga alas 12:30 na ng umaga matapos, di ba? Sandamak maipapakita ko. Sandamakmak na yung ano, planchahin ko talaga. At saka andun pa. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Sa aking thoughts lang naman at saka sa aking feelings about na andito na ako dito sa Middle East, pag may nakikita ako or nalalaman ko talaga na lalo na yung mga malalapit sa akin, yung mga close friends ko na pupunta sila dito ng Middle East, masasabi ko talaga, bakit Middle East? Hindi ko sinasabi na bakit ikaw lang ba pwedeng umaman? Hindi. Yun kasi ang feelings na kung gaano po kahirap yung dinaranas namin dito, kung gaano po yung sakripisyo at pagtitiis namin dito, yung feeling na ayaw mong ma-feel din ng iba, lalo na yung kakilala mo. Andyan kasi yung feeling na maaawa ka sa kanila, sana matiis. Okay? O alam ko na hindi po pare-parehas ang tao, kasi meron naman talaga iba-iba nga, di ba? Iba-iba yung tao. Pero kung may goal ka, talaga magtitiis ka. Ang sa akin lang is parang i-share ko lang dito ha, kasi hindi po pare-pareho ang amo. Pwede pa lang sana, para lang sa akin ha, para lang sa akin, huwag lang sana dito. Titingnan ko, yung papunta na lang sila, andyan na sila, sasabi ko, bakit dyan? Pwede naman sa iba. Hindi ko sinasabi ko, huwag dyan, huwag ka mag-abroad sa Middle East para, ano, para hindi ka kakikita. Ang point ko doon, sana-sana na lang sa ibang country na lang para magiging masaya ka sa work mo. Kasi dito po, real talk po talaga ha. Magpo 4 years na ako dito talaga. Wala pa akong bakasyon at wala pa akong ipon. Okay? Ang sa akin lang kasi, pag nag-work ka dito sa Middle East, lalo na pagkadama ka, tapos wala kang, ano talaga, wala kang day off. Hindi po mag-i-enjoy, hindi ka mag-i-enjoy sa work mo. Andito po, papasok ang anxiety, depression, stress, problema sa pamilya, sa Pilipinas, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa kasama mo. Saan mo ilalabas yan? Okay? Depende na yan sa tao talaga kung saan mo ilalabas yon, paano ka magiging masaya dito. Tataga na ng loob. Kaya nga, meron talagang iba sa totoo lang. Kaya nga, maraming nag-suicide. Okay? Kaya nga marami talagang hindi nakatiis talaga is nakapag-suicide gawa ng dito. Gawa na may mga problema pa sa Pilipinas, problema pa doon talaga sa trabaho. Wala, hindi ka mag-i-enjoy, hindi ka mag-i-enjoy talaga dito. Oo, sabihin na lang natin, oo naman, hindi ako sa harapan ninyo ha, para makapag, what if yung parang negative people, okay? Yung sa akin lang sana, kung hanap mo na lang kayo, huwag na lang kayo dito, para hindi nyo kumbaga sa feelings ko kasi, ayoko maramdaman mo, or ayoko maramdaman niya, yung nararamdaman ko dito, na yung pagtitiis at saka sakripisyo na, totally I'm not enjoying with my work. Hindi ako masaya sa work ko. At isi-share ko dito sa vlogs ko, walang problema sa akin, at least ano, kaya nga yung iba nangangarap magtrabaho sa lapas, hindi para maglakwat sa or yung free ka. Andiyan kasi yung isipin mo. Yung ano lang kasi dito talaga relax time. Yung makapag-relax ka lang talaga, tulog lang talaga. Kumbaga feel na tulog ka lang 8 hours. The rest sa 24 hours is working hours mo yan. Working hours mo yan. So
even yourself is wala ka ng oras siguro talaga. Oo, saan mo i-insert yung oras mo sa sarili mo? Kaya nga talaga sa sana wala na ano sa mga kapwa ko o pala napapunta or nakapunta na dito, sana mag-ingat kayo at talagan kumbaga best strong na sa mga pwedeng mangyari. Wala eh, iba kasi dito. Ako sa totoo lang, ako year 2011-2012, yung ganun, nakapag-work ako ng Manila, okay? Maliit lang yung sahod ko doon, at least 3,000 lang, kumpara dito talaga sa sahod dito sa Middle East. Pariho lang naman nag-work, pariha ka lang. Di naman kumbaga umalis sa sarili mong bansa o sa bahay nyo. Pero yung work ko doon, ha? Isipin mo, ha? Ako nga, nag-work dati talaga. Habang buntis ako, kasi first month, nabuntis ako noon, hanggang manganak na lang ako 9 months, parang hindi ko nafe-feel yung stress doon at hindi ko nafe-feel yung paghihirap ko. Okay? Kasi nga, nai-enjoy ko rin. Nai-enjoy ko yung work ko. Yung... Kaya nga, pag andito ka na sa Middle East, kanya-kanya ka na lang talaga sa buhay mo or kanya-kanya ka na lang diskarte, paano ka magiging masaya. Talaga, totoo yan. Kaya sana na dyan sa mga family sa Pilipinas, sana maintindihan nyo kami dito. And, ay, Diyos ko po, parang sasabog, sa totoo lang sasabog na yung ulo namin. Hindi lang sa akin, ha? Sa mga kasamahan, kung madami kami dito, almost naman ganito yung mga problema. Na pag may problema sa Pilipinas, Diyos ko, Lord, kung pwede palang liparin agad, kung pwede palang tapusin man yung trabaho mo dito, alis ka na. Sa totoo lang, hindi po basta-basta makauwi ng Pilipinas, eh. Kasi back to zero ka, huwag lang sana kung marami ka ng ipon. What if, ipon, Diyos me, yung marimar na yan. Okay? Wala lang, naaawa lang ako. Ang point ko lang sa vlogs na to, naaawa lang ako. Sa thoughts ko lang, sa experience ko lang, nafe-feel ko lang, na meron nga, may nagtatanong nga din na, ganito, bakit ba, ganito, ganyan. Isishare ko talaga sa messenger, bibigyan ko talaga siya ng time. Kausapin niya ako sa messenger, andyan na sa kanya, kung ano iisipin niya. Ang sa akin doon is, nagpag-usap ako ng totoo. At sa pagiging pag-prank ko sa loob ng messenger is, nagsuggest, gihapon ko sa iya ha, kumbaga, unsay pwede, option, natana, wag diri ah. Okay, dili man tuod tanan na kumbaga ganun ay yung mga amo, pero di natin maiiwasan kasi yung feeling na ako as ako na gusto kong magtrabaho ka, magiging masaya ka. Kaya nga sinagad ko muna ang hanggang andito ako. Hindi ko ina-understand yung trabaho ko, ha. Hindi ko ina-understand kasi ito ang kita ko, okay? Pero sa akin lang sana humanap na lang pwede, humanap na lang kayo ng kumbaga ibang lugar na magiging masaya kayo sa work nyo or magiging okay naman sana yung work nyo kung ang may time kayong makapag-gala, bibigyan kayo ng time ng amo nyo makapag-gala, makapag-ano. Dito kasi diretso-diretso yung trabaho. Sa bagay, oo, pero talagang Diyos ko. Minsan naaawa na talaga ako, even myself. Naaawa na ako sa sarili ko. Gusto ko nang umalis, gusto ko nang yung feeling na gusto ko nang umuwi, gusto ko nang mag-relax, pero hindi pa kaya, just me, just my man. Hindi pa talaga kaya. Tapos ngayon, may paparating na bago, tapos sabihin ko, kaya nga may mga cousin ako makakilala ko, sabihin na, uy, Elvick, na pupuntahin mo naman kami dyan. Alam niyo, sa totoo lang, ilalagay ko talaga dito sa aking vlogs na pwede i-recommend ko yung amo ko kasi mabait, hindi mamubugbog at mabait talaga. Pero yung happiness mo talaga as ikaw, talagang pagtitiis at pagtsatsaga, kailangan mo dito. Yan ang kailangan mo dito at talaga nagtitiis tayo kasi nga, kailangan natin magtiis muna. Kailangan muna ng pagtiis. At sa atin naman, hindi naman siguro, I'm think positive lang always na hindi sa always na panahon is ganito yung sitwasyon. Kailangan muna natin magpakatatag. Talagang kailangan talaga sa buhay natin ang magpakatatag. At sa mga kasama ko or sa mga kakilala ko na andito pala sa Middle East, kung saan ka man na lugar ngayon, pakatatag ikaw. Madami din kayo. May mga kaibigan akong galing dito tapos umalis, bumalik ng ibang bansa pero pumunta sila na Middle East. I know the situation na wala kayong kumbaga wala kayong option, kaya dyan na lang kayo. And sana gabayan kayo ng Panginoon at sana
ano, mabait yung mga amo nyo at hindi kayo binubugbog, ganun, yun naman lang talaga importante, at papakainin kayo at sasahutan kayo. Wala lang, masakit lang isipin, as ako nakakilala ko, na iba kasi yung effect sa kakilala mo at kaibigan mo talaga, na ganun ang mangyayari, na possibly din mangyayari na sana magiging matatag sila. Okay, and ito lang, i-share ko lang dito sa aking video as of now, and talking lang tayo, and parang madrama, parang meron, kasi ang sarap mag-vlog kasi may pinaghuhugutan ako ngayon. Thank you for watching guys hanggang sa dulo, and please like, subscribe naman, and sa mga pwedeng i-comment o anong mga thoughts na ilabas ko ngayon today is, andyan na po yan sa inyo. Thank you guys for watching, bye!